Kung babalikan at iisa-isahin ang mga magagandang yugto sa aking buhay, makikita niyo doon ang isang bata na minsan nangarap na abutin ng mga bituin. Sa bawat sakit at tamis ng pagsubok ng tagumpay, narito pa rin ako gaya ng batang yon, na patuloy na nangangarap at nagpapasalamat sa pagmamahal na iniaalay ninyo sa akin. Isang pawn shop, isang tindahan, isang gasolinahan. Ganun tayo kagaling. Ano kaya susunod natin titirahin? Ano naman problema mo? Ano naman bang arte yan? Siguro kung buhay si na mami at daddy, hindi natin kailangan gawin to, no? Melissa, bakit naman ngayon mo pa ako inaartehan at tagal-tagal na natin trabaho to? Baka naman nakakalimutan mo kaya natin ginagawa to dahil na rin sa kanila. Eh, paano kung nahuli tayo ng mga polis kanina? Melissa naman, sa bawat lumalakad tayo, nakikipagpatintero tayo sa mga polis. Una-unahan na lang yan. Kaya nga hindi tayo dapat magpatalo, hindi tayo dapat magpalamang. Ito lang ang paraan na alam ko para makaganti tayo sa kanila. Papahinga na ako. Patulog ka na rin. Mamimili tayo ng gamit bukas. Linisin mo na yung baril kung kakayain mo. Paano, Alex? Dahil lang ang simbahan, ha? Huwag nawiwili ka sa kakatambay simbahan, pare, ha? Baka maging banal ka yan sa kakabang mo dyan sa mysterious woman mo. Eh, nakilala mo na ba? Alam mo, sira ka talaga. Sige na, pare, muna ka na. Ayun mo kang traffic papauwi. Ito muna ako, simbahan. Sige, pare.
Sana isang araw makilala kita. One thing that makes it all complete, you find it in the... Oh, Carlos! Pare, pakipalis naman, oh. Pare, ano oras na, oh? Sorry, ah. Late kayo na naman. Yan traffic, eh. Lagi naman, eh. Chota ako kanina pa rin, no? Init na. Baka mamaya magalit yun, hindi na ako pakasalan. Pare, alam mo, payong kaibigan lang. Siguraduhin mong sisiputin ka niya pagdating ng araw ng kasal niyo. Kasi hindi mo sabi. Diba? Bisa ako, ha? Eh, bisa mo, ha? Hindi ako narito. Ikot dito, ah. Pagod na ako. Dito ka lang. Discardi lang ako ng sabon tsaka siya. Sorry po. Miss, okay lang. Ako nang bahala dito. Sorry talaga. Maganda yung tindahan na yun, eh. Maganda prospect. Kaya baka naman pwede magpahinga muna tayo kahit mga isang buwan lang. Ito nga tayo nakakaon sa trabaho natin, eh. Pahinga na agad yung iniisip mo, bakasyon agad. Sinasabi ko lang naman, eh. Pagdating ng araw, mas malaking pera ang tatrabahuin natin. Ikaw lang maaasahan ko doon. Ikaw lang ang pwede kong kasama doon. Ano ko rason, isang kanin nga saka isang ulam. Ay, nako, nadali na naman ako ng 50 pesos. Pinagbigyan ko na. Kaysa naman, maayari pa yung lisensya ko. Ay, nako. Alam mo, nung araw, mabubuting tao yung mga pulis na yan. Naalala ko nung bata pa ako, ang mga pulis kinagalang, hindi kinakatakutan. Eh ngayon, makasalubong ka lang ng pulis, kakabahan ka na, eh. Eto ang dalawang ito. Alam mo ba, mga alaga ko sila dati. Anak sila ng isang mabuti at mabait na pulis. Kaso, sa Wimpalad, may nakalaban na isang tiwaling pulis. Kaya tuloy ayun. Pwede ba na anak ko, Rason? Huwag niyo kaming gagawing pulutan. Pasensya na ho kayo, Mana. Alam mo, Melissa, ewan ko ba niya sa kapatid mo. Hanggang ngayon, galit pa rin sa mundo. At wala pa rin tiwala sa tao. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin tuloy siyang kaibigan. Pati tuloy ikaw, tumatandang dalaga ka na.
ba ikaw yung nasa store kagabi? Naiwan pa nga yung isang pagdito mo eh. Paano mo nalaman dito ako nagpupunta? Araw-araw din ako nagpupunta dito. Dalas nga kita makita eh. Parang wala sa itsura mong palasin ba? Alam mo, malakas makadaya ang panlabasaan niyo eh. Para saan ba yung mga... Development kay Matias. Medyo mabagal, Chief, eh. Pero may mga leads na rin tayo sa mga drug dealing activities sa area of operations niya. Baka may matiklo na rin tayo at the end of this month. Stable ba siya, Tony? Masyado siyang agresibo at reckless, si Matias. In the last 6 months. Eh, sir, kayo ba naman ang hindi siputin ang babaeng pakakasalan ninyo sa araw pa mismo ng iyong kasal? Kaya nga, sir, pinatawag ko siya ngayon para ma-evaluate natin. Sir. Matias, mabuo ka. Lisa, alis tayo ngayon. Pupuntahan natin yung grocery na sinabi ko sa'yo kanina. Obserbahan natin kung anong oras magandang pasukin yun. Kuya? Naalala mo ba may yung mga pangarap mo noon? Bakit mo naman natanong yan? Naalala ko kasi dati, sinabi ko kay na Mami at Daddy na kapag lumaki na ako, gusto ko maging doktor. Diba ikaw ang pangarap mo noon maging isang pulis kagaya ni Daddy? Saan naman papunta yung mga tanong na yan? Habang buhay na lang ba tayong ganito? Bis ka na, alis tayo. Bakit ba parang takot na takot kang sagutin yung mga tinatanong ko sa'yo? Hindi ako natatakot. Naiinis ako. Bakit mo palagi na lang ganito? Naghahanap pa ng diskusyon ng pag-aawayan natin. Dahil araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Wala tayong magginawa kundi makipaghabulan at magtago sa mga pulis. Araw-araw na ginawa natin. Hindi ng Diyos. Dahil kung Diyos ang gumawa, matagal na tayong todas. Nagsisimula pa lang tayo, Melissa. At saka isa pa, hindi ba yan ang gustong-gusto natin? Yung nakikipagabulan tayo sa mga pulis, yung nagmumukha silang gago sa kakahabol sa atin, yun ang gusto natin, hindi ba? So, palagay mo ba, masaya sila Mami at Daddy sa ginagawa natin ngayon sa buhay natin? Oo! Nakukonsensya na ako. Melissa naman! Nawala na tayo ng magulang, nawala pa tayo ng buhay. Hindi tayo nakapagtapos pareho ng pag-aaral. Sa dami ng umapis sa atin, hindi ko na alam kung ilan. May mga araw na hindi na tayo kumakain. Yun ang balikan mo, Melissa. Mas maraming taong walang konsensya kesa sa'yo. Idamay mo na sa listahan na yan, pati yung mga pulis na pumatay sa magulang natin. Yan ang isaksak mo sa kukote mo. Pinagdaanan ko rin yung dinaranas mo ngayon, Matias. Labigo na rin ako dati. Alam mo bang dalawang babae nang umiwan sa akin? Huwag nyo na alalahanin, sir. Kaya ko to. Alam kong kaya mo yan. Isa lang naman ang ayaw kong mangyari. Marami tayong mga operatives dyan na nagiging reckless kapag may mga ganyang emotional baggage. Nawawalan sila ng control sa sarili. Tamo, sugod na sugod. Sir, alam ko yung ginagawa ko.
wala naman tayong ma-accomplish na operations kung puro safety ng operatives yung iisipin natin. Malapit na magkaroon ng lead doon sa mga drug dealers, doon sa may area ko. Yun lang naman importante sa akin. You keep your post, Machias, but you keep your cool. Ayokong may madisgrasya o sumabit sa mga tao ko. Ingat ka. Sige, sir. Okay. Salamat, sir. Ito ka lang. Mamatsag lang ako sa loob. Bantayan mo. Timingan mo yung mga patrolya. Okay? Oh, sir. May problema ba? Mama? Mama, okay lang kayo? Sandali, tatawagan ko yung mga kasama niyo sa... Kailangan ko tulong mo. Ha? Sandali, anong gagawin ko? Tulungan mo ako. Ha? Diyos ko. Mama? Sige ha, babalikan ko na. Sabi mo sa kanya, hindi ako interesado. Ha? Sabihin mo doon sa nurse na yun, hindi ako interesado sa kanya. Eh, bakit hindi ikaw magsabi yan sa kanya? Salamat, ha? Tutuloy na ako. Hindi ka na mababalik dito. Bakit pa? Eh, okay ka na. Gusto ulit kita makita. Gusto kita makilala. Bakit? May gusto sana ang pagtapat sa iyo eh. Nakita na kita nun. Sinipot ng babae yung makakasalan ko. Araw-araw ka namang dumadating.
Parehong oras. Parehong lugar. Oy, miss! Saan ka galing? Kanina pa ako naghahanap sa'yo. Akala ko ano na nangyari sa'yo. May pinuntahan lang ako. Saan ka nga nagpunta? Ang problema sa'yo, hindi ka na kasi nagpapaalam sa akin. Kuya, malaki na ako. May utak ako. Siguro naman may karapatan akong puntahan yung mga lugar na gusto kong puntahan, di ba? Habang tumatagal, gumugulo yung takbo ng utak mo eh. Di ba sabi ko sa'yo, napapalibutan tayo ng gubat? Gubat! Eh, gubat pala eh. Bakit tayo sugod ng sugod? Melissa, ayoko lang mawala ka. Ayoko lang mapahama ka. Mawawala ako at mapapahama ako dahil sa mga pinaggagawa natin. Ano ba talaga gusto mong ipamukha sa akin, ha? Pagod na ako. Akala ko ba hindi na kita makikita? Maraming namamatay sa maling akala. Siguro nga, muntik na akong mamatay nung nag-aakala akong hindi na kita makikita. Gusto ko na nga magpatihulog dun sa hagdan eh. Ay, papatawa ka ba? Salamat uli sa pagtulong mo sa akin. Bakit ka ba sinaksak ng mga lalaki yun? May atraso ka ba sa kanila? Siguro, nakursa na daan na ako. Mga tambay siguro yun. Eh, bakit ayaw mong tawagin ko yung mga kasamahan mo sa trabaho para tulungan ka? Hindi ko na alam kung ano yung iniisip ko nun eh. Duguan na ako eh. Kala ko nga, mamatay na ako eh. Eh, paano kung balikan ka nila? Bakit ba ang dami-dami ang tanong? Parang reporter. Tsaka, bait naman yung mga siraulong yun yung pinag-uusapan natin. Ano naman pag-uusapan natin? Tayo. Sorry. Everybody's looking for that song. Salamat. One thing that makes it all complete. You find it.
para sa mga magulang ko. Ano ba nangyari sa kanila? Namatay sila sa isang aksidente. Maan, thank you. Alam nyo, ang ganda-ganda nyo, bagay na bagay kayong tingnan. Parang hindi nyo na kailangan magsalita, pero ang dami-dami naman sinasabi na inyong mga mata. Melissa, alis tayo ngayong gabi. Ngayon natin titirayan yung grocery. Hindi ako pwede. Huwag mo akong artehan ng ganyan. Kuya, hindi nga ako pwede. Sa mga ganitong lakad, ikaw lang inaasahan ko. Ano ba problema mo? May makakakilala sa akin doon. Ano sinabi mo? May makakakilala sa akin doon. Pumumukaan niya ako. Eh, sino naman nagsabi sa'yo na makipagkilala ka sa kung sinong Herodes na yun? Huwag mo nga ako itulad sa'yo. Kaya ko makisama sa ibang tao. Sino siya? Basta. I wanna know, whoever told you I was letting go, the only joy that I have. Miss, salamat to. To receive it, no? Thank you. Sir? Meron kayong alak? Meron, sir. Ano ba kailangan niyo? Kailangan ko yung mawawala ako sa sarili ko, pati yung mga taong nakikialam sa buhay ng may buhay, makakalimutan ko rin. Next! Alex, sir, ito ang bagay sa inyo. Pare, pakipunch naman muna to. May lakad pa ako. Muna na ako, ha. Thank you. Sa pagtulog at pagising natin mga alaala nila.
kahit Diyos yung paano binigay natin sa harapan ng bangkay nila habang buhay na rin natin dadalhin yun. Wala na tayong aasahan sa buhay na to kung tayong dalawa na lang, Melissa. Melissa, tigilan mo na yung pakikipagkita sa Carlos na yun. Kasabot siya ng mga pulis. Bakit ba kanina ka pa walang kibo? Carlos, ito na ang huli natin pagkikita. Melissa, bakit? Eh, hindi kita kilala. Hindi mo rin ako kilala. Melissa, handa akong kilalanin ka. Handa rin akong magpakilala sa'yo. Ako hindi. May nagawa ba akong masama? Wala, Carlos. Magkaibang mundo natin. Mahal kita. Melissa, mahal kita. Alam mo kung sino at ano ka sa buhay ko ngayon. Huwag kang biglang alis. Na walang iniiwan ng paliwanag na kaya ko namang intindihin. Kaya kong tanggapin at kaya kong unawain. Ano ba ng ulo? Alam mo ba kung saan tayo dadamputin kapag nalaman niya kung anong buhay meron ka? Mahal ko si Carlos. Ano kasing pagmamahal yan? Kaya ka ba niyang tanggapin kapag nalaman niya kung sino ka? Ayoko na. Sawa na ako sa ganitong buhay. Gusto kong maging normal. Gusto kong mag-aral. Gusto kong magkaroon ng pamilya. Ayoko na, kuya. At si Carlos lang ang pag-asa ko para makaalis ako sa nakaraan natin. Sa buhay natin ngayon. Ganun lang yan. Paano yung nangyari sa atin? Yung nangyari kay Mami, nangyari kay Daddy. Paano pa tayo makakagante? Kung gusto mong gumante, ikaw na lang. Huwag mo akong idamay. Kung gusto mong masira ang buhay mo, bahala ka. Ayoko na! Pare, tama na! Ano ba? Ha? Sa akin mo ka makikailam! Tama na! Palayuan mo na ako. Kalimutan mo na ako. Melissa, hindi ko maintindihan. Bakit ba?
ano bang dahilan? Isang araw malalaman mo rin kung bakit. Gusto mo na umpisahan yung sa grocery nila, Carlo, sabihin mo lang. Kahit kailan. Paano si Carlos? Madali lang gawan ng paraan yun. Tsaka, yun naman ang gusto mangyari, di ba? Ang gawin natin mismo ito sa harapan ng isang pulis. Pumagalan na. Huling small time na natin to. Susunod bangko, payroll, alahas.
Paraan para magbagong buhay tayo. Pagbayaran na natin lahat ng pagkakautang natin, Kuya. Kung may mga pagkakautang man sa atin yung ibang tao, kina Mami at Daddy, magagamot ng panahon yun. Wala mo papotok! Come on, Chesto! Daddy ang nasa isipan ko. Pero may mga gabi rin napapanaginipan ko sila na nakangiti sa amin ni Kuya. Inako ni Kuya lahat ng kasalanan ko. Kahit paano, may pag-asa at pagpapatawad na sa ngayon sa puso niya. Hintayin ko raw siya sa paglabas niya. Sana mahintay mo rin ako. Katulad ng pangako mo. Araw-araw ako nag-aabang dito. Dadasal. Naghihintay para sa araw na to. Everybody's looking for that something. One thing that makes it all complete. You find it in the strangest places. Places you never knew it could be. Some find it in the face of their children. Some find it in the lover's eyes. Who can deny the joy it brings when you found that special thing? You're flying without wings. Some find you cheering every morning.
yourself, the kind you cherish. Something you're flying without wings, so impossible. Cause they may see you got to fight for every dream. Got to know which one you. Thank you.